Mapapalaban ang Kushigay Alphas kontra sa team ng Akita Northern Happiness o Happiness na merong record na 3-3. Tagtad nga rin ng malalakas na import ang team na ito, pero nakikita natin na maganda-ganda ang chance na kay Soto at ng Kushigay Alphas na manalo laban sa team ng Akita. 6-10 ang pinakamatangkad ng Akita, at sa nakikita natin hindi kasing lakas ng Akita ang team ng Shimane Susano Magic na huling nakalaban ng Kushigay Alphas, at halos magkasing level ang Kushigay Alphas at ang Akita Northern Happiness. Kaya naman may laban ng Kushigay Alphas at maganda ang chance nila na manalo laban sa team ng Akita na kanila ang susunod na makakalaban. Nasasanay na tayo sa double-double na stats ni Kay Soto, pero tandaan natin na mahirap itong gawin sa laro. Yung tatlong magkakasunod na nga lang na double-double stats ay nakakabilib na, at ito ay nagawa pa ni Kay laban sa mga players na umabot ang kalibre ng laro sa NBA. Naging maganda ang counterplays ng Shimane Susano Magic laban sa team ng Kushigaya Play sa kanilang second game, at nakabawi sila laban sa team ng Kushigaya. 1-1 ang resulta ng kanilang back-to-back games. Palaging merong solusyon o adjustment na pwedeng gawin na pang-counter ang buong team ng Kushigaya Alphas, at hindi lamang ang coach ang mag-a-adjust, maging ang mga players nga rin hahanapin nila ang mas epektibong mga tira kung talagang napupunta na ang depensa ng kalaban sa top scorer ng team. Open na tira, ito palagi ang goal para magkaroon ng high percentage na pumasok ang bola sa ring. Nakita natin na may laro ang Kushigaya Alphas, kaya nilang lumaban at manalo laban sa isang malakas na team, at yun ang starting point ng Kushigaya. Titignan nila mula sa panalo nilang plays kung ano ang kanilang nagawa sa laro para makuha nila ang panalo. Mas magandang depensa, mas mabilis at accurate na opensa, ilan lamang ito sa makakatulong sa team para makuha nila ang panalo. Turnovers nga rin ang pinakamalala sa lahat ng pagkakamali ng isang team, dahil wala pang attempt na tumira ang inyong team ay nasa kalaban na ang bola. Madalas magandang depensa ng isang team ang nagdudulot sa kalabang team ng mga turnovers. Sa opensa naman, double digit ang naibigay ni Kay Soto na scoring para sa team ng Kushigaya Alphas ng magkakasunod, at maging sa rebound nga rin, tatlong sunod na double digit ang naitala ni Kay sa kanilang tatlong laro. Lamang ang height ng Kushigaya Alphas kontra sa team ng Akita Northern Happiness, at kailangan ng Kushigaya Alphas na magkaroon ng malawak na option sa opensa kapag naiipit ng mga defenders si Kai. Kung open naman, 1-on-1 ang labanan sa loob ng paint, ay bigay kaagad ang bola kay Kai Soto dahil mataas ang percentage shooting ni Kai kapag nakapwesto na ito malapit sa basket. Carl Tamayo naman nagpakita nga rin ng galing sa KBL, tinirahan ng harapan ang kalabang import sa 3-point area, pasok ang tira ni Carl Tamayo sa play na ito. Sa sumunod na eksena, Carl Tamayo inagawa na naman ang import. Ang masaklap pa nito mula sa steal, dinakdak ni Carl Tamayo ang bola. 16 points ang nagawa ni Carl Tamayo laban sa team ng Busan KCC na may kasamang 5 rebounds, 1 block at yung 4 na assist. Mataas nga rin para sa isang forward. Maganda rin ang nagagawa ni Carl Tamayo sa KBL, at lumalabas ang kanyang laro dito sa tulong at tiwala na rin ng LG Sakers. Masipag si Carl Tamayo kahit sa maliliit na detalye ng kanyang karera sa basketball, kagaya ng ensayo, ay talagang nagsisipag ito. At alam na alam ni Carl Tamayo na maging ang pinakamagaling sa NBA ay todo bigay sa hard work, sa ensayo, kaya naman maging siya ay talagang merong ekstrang baon na lakas sa ensayo para nasa kondisyon at may kumpiyansa palagi ang bawat galaw niya sa loob ng basketball court. Basic ang ensayo, pero lahat ng pinakamagagaling na players sa NBA ay dito nagsimula sa ensayo, hard work at nagbubunga naman ito sa laro. Nabanggit natin ang ensayo dahil na rin sa madalas na may ekstrang workout si Carl Tamayo sa kanilang court bago ito umuwi. Nagkahangat palagi ng improvement para sa kanyang sarili at karera sa basketball.